Hello mga Meg! Welcome po sa channel Usapang Sikat! Sa video na ito ay makikilala nyo ng lubusan ang isa sa cast ng If Pages Batang Quiapo at isang TikTok superstar na si Yuki Takahashi. Malalaman nyo rin sa video na ito kung paano nga ba siya nakilala, may nagpapatibok na nga ba sa kanyang puso ngayon, ano kaya ang totoong dahilan kung bakit hindi natuloy ang kanyang pagdudoktor, at bakit nga ba sila iniwan ng kanyang ama. Yan ang ilan lamang na malalaman niyo sa video na ito, kaya panoorin niyo ito hanggang dulo para mas makikilala niyo pa siya ng lubusan. Pero bago natin ipagpatuloy mga Meg, please click the subscribe button and notification bell. Thank you! Ang isang actress, host, influencer at dancer na si Yuki Takahashi, na may tunay na pangalan na Yuki Yumiko Baldueza Takahashi, ay isinilang noong January 16, 2002, at siya ay lumaki sa Caloocan at namuhay ng simple. Si Yuki ay half Filipino at half Japanese kasi ang kanyang ina na si Veronica ay isang Filipino at ang kanyang ama naman ay isang Japanese. Ang kanyang ina ay nagtrabaho noon sa Japan simula 18 years old at doon nakita at nagkakilala ang kanyang ama at ina. Siya ay may tatlong kapatid na sina Benedict, Uriel at Yumi at siya ang pangatlo sa kanilang magkakapatid. Ang aktres ay nag-aral sa La Consolacion College sa Caloocan City pero natigil dahil sa pandemic. Gusto sana niyang tumuloy sa University of Santo Tomas para mag-aral ng medicine, specifically dermatologist na kanyang first ambition. Pero hindi raw kakayanin na magulang niya ang mga gastusin dahil nag-aral din ang kapatid niyang babae. Dahil dito ay nag-decide siyang tumigil na lang sa pag-aaral. Nagdesisyon si Yuki na huwag ituloy ang ambisyon ng maging doktor dahil bukod sa kakulangan ng panggastos, ay feeling na ay sobrang magiging matanda na siya kung babalik siya sa pag-aral kasi 13 years pa siya mag-aral upang matapos ang pagdudoktor, kaya feeling niya hindi na niya ito itutuloy. Ang kanyang pangarap ngayon pagkatapos ng pagiging doktor ay maging isang businesswoman at successful actress, hindi lang dito sa Pilipinas pero pati na rin sa ibang bansa. Sabi niya na sa negosyo muna siya mag-focus para makasuporta sa kanyang pamilya, lalong-lalo na sa kanyang kapatid na babae. Pero sa ngayon ay nag-focus muna siya sa kanyang pag-aartista. Sa isang panayam, sabi ni Yuki na huling nakita niya ang kanyang ama ay noong 12 years old siya. Dahil hindi na nagpakita sa kanila at wala na silang komunikasyon sa isa't isa o hindi na nagparamdam sa kanila. Kaya ang malaking natutunan niya sa naranasan niya ay to become more financially independent at gusto niya talaga makita ang kanyang ama at inahanap niya ito. Ang aktris ay nakilala sa TikTok dahil nag-viral ang kanyang video noong taong 2021 sa mga buwan ng May, June at July kung saan nagsimula siya sa kanyang pagti-TikTok noong March 25, 2020 na ang kanyang dahilan lamang sa kanyang pagti-TikTok ay para mabawasan ang kanyang timbang o para pumayat, hindi para sumikat. Kaya laking gulat niya na nag-viral siya at nagkaroon ng maraming followers. Siya ngayon ay may mahigit 9 million followers sa kanyang TikTok na tinatawag siya na Pinay TikTok Queen o TikTok Superstar. At marami na rin ang nakafollow sa kanya sa kanyang Instagram na may mahigit 700,000 followers at sa kanyang Facebook naman ay may 2.5 million followers. Noong sumikat siya bilang social media influencer ay nagkaroon siya ng sunod-sunod na mga endorsements at maswerteng nakapasok sa showbiz. Ang kanyang first audition ay noong early 2000s nung bata pa siya sa TV adaptations ng Darna at sa Guin Bulilit. Ang kanyang biggest break ay sa web series na Ang Lalaki sa Likod ng Profile. Mapapanood rin siya sa Singaling. Regular cast niya sa setcom na Anong Meron Kay Abok sa Net25. Nakapag-perform siya sa ASAP. Kasama siya sa pelikula ni na Carlo Aquino at Barbie Imperial sa I Love Lizzie sa Netflix. Makikita siya sa sinima na Ang Pangarap Kong Oscars at ngayon ay regular cast siya sa isang primetime action comedy drama television series na If Pages Batang Quiapo bilang si Camille na partner niya ang dating hashtags member na si Makoy De Leon. Dati ay guest cast lang siya sa Batang Quiapo pero dahil okay ang tandem nila ni Makoy kaya naging regular cast niya sa seryeng ito. At nakatrabaho na niya ang kanang wish na maka-eksena ang mga bigating cast sa seryeng ito na sina Cuco Martin, John Estrada, Charo Santos, Cherry Pie Pikachu at marami pang iba.
at siya ngayon ay isang contract artist ng Cornerstone Entertainment. Alam niyo ba mga Meg na ang sexy ni Yuki pero hindi siya all out sa pagpapasexy. May limitasyon siya at ayaw na talaga na maghubad. Ang dream role niya ay maging bida sa isang proyekto. Siya ay magaling sa hosting kung saan best teacher niya ang kanyang experience dahil na-appreciate niya ang lahat ng positive at negative feedback para sa kanya. Siya ay naging independent na tao simula nung iniwan sila na kanyang ama. Ang body stats ng actress ay 38, 24, 36. Ang height niya ay 5 feet and 2 inches. Ang shoe size niya ay 6.5. Ang kanyang asset ay ang kanyang mga mata. Siya ay animal lover kung saan may dalawang aso siya na ang mga pangalan na Hershey's na isang Aspin at Iko na isang princess type Shih Tzu. Ang favorite food niya ay Japanese cuisine tulad ng chawanmushi at salmon sashimi. Ang favorite color niya ay blue. Siya ay hindi nagda-diet kahit na ang sexy niya, kundi kumain lang siya ng small portions, warm water lang, lumalakad siya ng 11,000 steps a day, at sumasayaw ng isang oras yung hyper. Ang kanyang favorite spot ay Tagaytay City. Ang hobbies niya ay dancing, listening to music, at eating spicy food. Ang favorite go-to outfit niya ay jeans, jogger pants, t-shirts, at crop top. Ang most typical apps na ginamit niya ay TikTok at YouTube kasi dito siya nanonood ng videos. Ang favorite song niya ay Weak by Kel Pangilinan. Ang sports na nilalaro niya ay badminton at volleyball. Ang kanyang favorite movies or series ay Lucifer at SpongeBob SquarePants at Adventure Time simula grade 8 siya. Ang kanyang dream destination ay Maldives kasi napakalinis at napakalinaw ng tubig. Ang isa sa favorite TikTok dance niya ay yung hataw na pamparampampam. Madali siyang umiyak dahil marami siyang hugot sa buhay. Ang favorite niya na single ay Angels Like You by Miley Cyrus. Ang kanyang ultimate idols ay sina Angelina Jolie at Anne Hathaway. Ang kanyang showbiz role models ay sina Angel Locsin at Jurian Santos. Ang first showbiz friends niya ay si Alexa Mero na isang TV host at actress at Impoy Marquez na isang comedian actor. Ang single niya na na-release noong May 14, 2021 ay pinamagatang Bounce. Inilarawan niya ang kanyang sarili na isang genuine. Ang motto in life niya ay enjoy the pain, it won't last long. Ang typical definition niya sa love ay love is every emotion. Ang TikTok star ay nakatatlong boyfriend na kaya tatlong beses na rin siyang heartbroken at ngayon ay single na siya. At mas priority niya talaga yung career other than anything else. O trabaho mo na talaga ang pagtuunan niya ng pansin. Inamin niya na girly type siya, pero hindi siya marunong mag-ayos ng kanyang buhok kahit na nanonood na siya ng iba't ibang tutorial at kahit na nag-take up na siya ng lessons tungkol dito. Ang kanyang patuloy na ginagawa hanggang sa kasalukuyan ay hinahawakan niya ang kanyang mga tainga bago matulog kapag nakaramdam siya ng pagkabalisa dahil nakahanap siya ng comfort at satisfaction sa paggawa nito. Hindi siya mahilig sa labis na kaganapan. Talagang natutuwa siya sa mga pinakasimpleng bagay sa buhay tulad na pag-enjoy sa kalikasan, paglalakad at pakikipag-usap sa mga mahal sa buhay at kaibigan. At ang isa pang trivia tungkol sa kanya, inihayag na na huminto siya sa thumbsucking as a feeding from a bottle sa edad na 13 years old na. Dahil ayon sa kanya, ay nahirapan siyang matulog kung hindi niya ito gagawin. Bagamat, nagagawa niyang bitawan ang kakaibang ugali na ito. Tungkol naman sa kanyang bahay at sasakyan, ay hindi niya ito ipinakita sa publiko para na rin sa kanilang kapakanan. At siguradong may mga naipundar siya dahil marami na rin siyang mga proyekto at mga endorsements. Hanggang dito na lang muna mga Meg, at huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe. Thank you and God bless!